Dami lang ng team papalis, ano? Oo. Talagang kung di mo i-spray yun eh, titirahan ng mga bulaklak. Kaya nga. Ayan o, dahil lumilipad. Kailan drum ba sa'yo na yan? Tatlong drum? Ah, marami rin pala, ano. Bagay, malaki na rin ng sang, kung ano nyo, sang eh. Oo, ay obligado mo talagang ikonte. Ayan mga katribe po, sila po mag-asawa ay magkatuwang sa pag-i-spray. Ayan. Si Mrs. ang tagahila. Oo, naka-video na siya. Ayan, nakakatulong na lang ni Mr. sa pag-aalaga, nakalawas. Ayan. E, ganyan lang naman po trabaho po ng mga pag-i-power spray. Kailangan din po na meron kasama. Pabiyayang araw sa inyo mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Salamat po sa ating po mga bagong subscriber na patuloy po na nakatutok po ng ating vlog, pati na rin po sa ating po mga ka-farmers, sa ating mga katribya dyan po sa iba't iba pong lugar, iba't ibang bansa. Salamat po sa inyo pong patuloy po na pagsuporta at panonood itong ating video. Ngayon po mga katribya ay spray po tayo pong muli ng ating pong bulaklak, alaga, para naman po doon mga katribya sa mga lumalabas po na bulaklak po natin. Ayan. Yung resulta po mga katribya po ng ating inaalagaan. Ayan, glabasan na po yung mga bulaklak. Iba po yung mga nakabuka na. Iba naman po mga katribya ay buko na. Iba naman mga katribya, gamais. Siyempre, hindi rin po nawawala na meron rin po may sira. Hindi naman po natin mga katribya mape-perfect po yung ating na wala pong malulugas o walang masisira dito sa ating inaalagaang kalamansi. Ang ating pong habol mga katribya ay ito po yung mas marami po ang buo compare po natin doon sa sira. Majority naman mga katribya po sa atin dito ay mga buo naman ang ating mga buko. Yeah. Kaya sa lahat po ng ating pong mga ka-farmers, ngayon po ay alagaan ang ating kalamansi. Sisipagan po natin mga katribya po ang ating pag-i-spray. Ang ating po sinasabi, pagka po mayroong ganun yung mga bulaklak at maliit po pa lang po ang bulaklak ninyo, pagka medyo mahina ang inyong gamot, twice a week, dalawang beses, tayo po nag-i-spray. Pero ito mga katribya, sa ating po mga magkakalamansi, lalo na pagkabago, pagbata pa lang po kalamansi ninyo, mga isang buwan, dalawang buwan, eh hindi naman po yan ini-spray na kagaya po ng pag-aalaga po sa mga matatanda. Kaya lang po natin na-spray po yung ating kalamansi pagkabata. Kung meron kayong nakikitang uod na sumisira sa dahon, di mo kaya ay meron po siyang dapura ko, yung tinatawag po na kuto, doon lang po natin siya ini-spray. Pero pagka wala naman mga katribya, hayaan nyo lang, ang atin na lang aalagaan po doon yung ilalim, yung pag-spray ng ating damo. Pero ingat din tayo mga katribya, dahil baka tamaan po yung inyo pong kalamansing bata. Ang mangyayari po dyan, maninilaw, masasaktan ang kalamansi ninyo. Kaya doon po sa atin po mga katribya, ayan o, asahan po ninyo pagka tayo po yung mag-spray, maglalabasan na po yung mga timpapalis. Ayan o, yung mga lilipad-lipad na ibon po na yan. Ayan po kasi ngayon ang nakakatulong po sa ating po mga magkakalamansi na pumuksa sa mga uod or sa mga paru-paro. Yung lahat po ng mga insekto na lumilipad, yun ang target po ng mga timpapalis po na yan. E pagka meron nag-i-spray, naglalabasan po yan. Kinakain naman po nila yung mga maliliit po ng mga insekto na kung saan sumisira ng ating kalamansi. Kaya nakakatulong po yan. Kaya alam po mga katribya, lalabas yan pagka nag-i-spray. Pero pagka hindi po nag-i-spray po yung ating mga ka-farmers, mga katribya, eh hindi po maglalabasan yun. Dahil una-una, hindi sila lilipad dahil wala pong insecticide na kanilang naaamoy o nalalanga. Medyo hinto lang po tayo ng konti dahil makulimlim po ngayong umaga. Medyo umatik-atik
baka pumamaya umulan eh, masayang po yung ating gamot. Sa ating mga katribyan, titingnan nyo rin po yung panahon po pagka po tayo mag-i-spray. Sasaalang-alang din natin yan. Pagka medyo makulimlim, lalo kung ba medyo malaki-laki ang pondo, standby lang muna tayo sa ating pong pag-i-spray. Kasi pag biglang bumuhos po ang ulan, mga katribyan, eh masasayang po ang gamot ninyo. Pero pag halimbawa, medyo matagal na, mga makapananghali umulan, nag-spray ka na umaga, basta't natuyo ang gamot sa inyo pong dahon, okay na. Pero pagka hindi po natuyo at ka-spray mo na ulanan, nahugasan, wa effect po yung inyo pong gamot. Kaya kung halimbawa, sa isang sprayer ay gumagastos ka ng 1.5, isang sprayer lang, tapos ang iyong gamot. Dahil uulitin mo ulit, naulanan siya. Kaya yun po, isa rin sa sinasaalang-alang natin para po sa ating mga katribya, yung panahon. Pagka medyo makulimlim, medyo standby lang muna tayo sa ating po pag-i-spray. Pagka nagdiretso na po halimbawa po yung init o yung araw, tutuloy po natin ang ating pag-i-spray. Eh sa akin naman mga katribya, okay lang naman dahil chargeable naman po yung ating gamit. Kaya hindi po masyado makonsumo. Hindi aksyado po ng gamot. Kumpara po natin doon sa power spray na ginagamit, pag inandar kasi yon, dire-diretso na yon. Kaya pag umulan, yari rin ang inyong kalamansi. Eh, meron po tayo pang December, mga katribya. Eh, tuloy-tuloy lang po ang pag-aalaga para tuloy-tuloy din po ang bunga. Pag hinintuan po natin ang alaga, hinto rin na magiging bunga niyan. Karuman po ang bunga niya, mga katribya, eh sapat lang yun para sa inyong pangsausawan o makabenta ka man ay pa ilang-ilang bag lang makagahulin pa ang iyong pamilya. Okay mga katribya, ipispray na po tayo pong muli ng ating pong kalamansi. Medyo okay-okay na po yung ating panahon. May na po mga katribya, meron rin po tayong ganitong drum para istakan po ng ating tubig. Tapos, pagka po ganito gagamitin natin, maginhawa natin na papasanin ang ating pong bomba. At least mga katribya, hindi tayo presado po na nagbubuhat. Kaya ito, mag-i-start na po tayo ng ating pag-i-spray mga ka-farmers. Ayan, napakalaking ginhawa po na itong chargeable na, kasi hindi ka na po magbobomba na gaya ng dati na yung ginagawa. Persado ang yung balikat. Pero ito, basta't inandaran mo lang, dire-diretso na. Ganyan po lang ka-simple. Kaya dahil doon sa kaalaman po ng tao, malaki po ang nagiging tulong niyan, mga katribya. Tutok lang tayo ng tutok. Mas ginhawa para po siyang power spray din. Pwede mo siyang ilakas, pwede mo rin hinaan yung hangin. Tapos eh, pwede mo siyang patayin din. Ay, yung mga bulaklak po natin, mga katribya. Ngayon po sa ating mga ka-farmers, ang kalamansi po natin pagka po wala pong bunga, mamumuti ng bulaklak yan basta nilagyan niyo po ng abono. Sa tag-araw po pwede yan. Pero pagka po sa tag-ulan, hindi po nagagawa na yan ay mamuti sa bulaklak. Ganyan po mga katribya. Kasi baka mamaya, hanap ka ng hanap ng maraming bulaklak sa tag-ulan, eh nag-abono ka, eh wala kang halos makita. Makikita na lang po ninyo, tagtag na po ang bunga o yung buko na, mga katribya. Ayan po yung take note po natin. Sa paglalagay po natin ng abono, tayo mag-i-expect na mamumuti sa bulaklak ang inyong kalamansi pagka maraming bunga. Pero pagka walang bunga kalamansi ninyo at yan po ay natigang,
tapos nilagay nyo ng abono, ay mamumuti po sa bulaklak yan. O, basta bubusog yun ninyo po sa patubig. Pero pagka hindi po mabubusog sa patubig, hindi po lalabasan po ng maraming bulaklak. Yan po technique. Kaya kami pagka magpapatubig, binubusog na po namin. Eh kasi mag-aalaga ka na rin lang, sulitin mo na para hindi masayang po ang panahon. Eh sulit naman mga katribya, dahil marami tayo nakikita mga buo na magiging pitasin natin, tapos yan po ang magiging pangkuha natin ng panggastos, pang-alaga rin sa kanya. Pagka halimbawa mga katribya na hindi po natin to alagaan, wala kang makikita ng mga matino dyan. Mayroon kang makikita pa ilan-ilan. Kaya yun advantage pagka inaalagaan po natin ang kalamansi. Pero pagka hindi, ala, titingin ka na lang sa kapitbahay mo na umaharvest. Ayan mga katribya, simple lang naman po yung ating pag-i-spray. Oh. Bata. Bata natin ay humahataw na. Para lang tayo naglalaro. Kaya lang eh, kada spray natin mga katribya, gastos yan. Dahil yung gamot na ating ginagamit, eh hindi po na lilibre. Yan eh bebayad. Kaya pagka po tayo mag-aalaga ng kalamansi, ihanda nyo na po ang bulsa. Talagang magagastosan ka. Pag hindi mo naman talaga gagastosan, hindi ka naman aane. Gandahan naman ito mga katribya, gumastos man po tayo sa ating kalamansi, meron ka namang aani, sulit na. Bawi na, tapos kikita ka pa. Ama, sulit na itong ating ginagamit. Kaya para po pinapower spray natin ang ating kalamansi. Ayan, nadaming buko. Sunod-sunod oh. Pag lumaki po yung mga katribya yan, iyoyok-ayok yan. Ayan o, dahing bunga. Ayan, meron tayong sabidukong. Hindi pa lumalabas yung bulaklak. Kita na mga katribya yung mga buko natin. Siyempre, kita mo na red yan yung mga sira o buo. Hindi lang yan, makikita mo rin sa ilalim yung mga laglag. Ayan o, marami rin siya pagka lumalaki. Hindi mo siya mapapansin pag maliliit pa lang.
Pero pagka yan ay lumalaki na, nakikita po natin po yung dami niya. Kaya iba talaga mga katrivia pagka po ini-spray. Ayan na, may baging pa tayong gumapa. Susunod man ito eh, spray naman sa ibaba. Yun nga po ang herbicide. Ayan, meron tayong kahoy. Ipan natin na po yung ating kahoy eh. Yan. Yan, dahil buko oh. May lipad-lipad na yung mga ibon, ang ating mga timpapalis na sumasalaki na siya. Kaya tuntuwa rin yung ating mga ibon pagka may nag-i-spray, nakakakain din sila. Sila ang ating friendly katukatulong na kumain sa mga insekto. Tayo ang taga-bulabog, taga-bugaw, sila naman ang taga-kain. Kaya nagkakatulong yan eh. Buti nga mga katribya, hindi para sa atin sumalakay po yung alitangya. Nakaw, ay grabe ang alitangya pag sumalakay yan sa kalamansi. Kawawa ang magsasaka. Dami oh. Tapos ka na ba? Tapos na sa'yo? Ah, di pa ba? Tapos na. Ayan po mga katribya po, yung ating bunga ng kalamansi ay dami. Ay halos na wala na po, malusutan po yung ating bulaklak. Sa dami na po ng buko. Mga maliliit. Ayan no? Mga buo naman mga ka-farmers. Oh. May bukot, mayroon pong mga bulaklak pa. Ayan. Sisipagin tayo mga katribya sa ating pong pag-aalaga. Nakikita natin ang ating pong inaalagaan ay the best. Meron pong sira siya, konti lang, pangilan-ngilan. Compare nyo po doon sa buo. Dahil marami po yung buo natin mga farmers. Ay, marami ito. Isipin ninyo mga katribya, malilit pa lang yung buo ko, bayok na po yung ating sanga. Mayroon pa tayo mga bulaklak. Napakasipag pumamunga nitong ating kalamansi mga katribya. Basta sisipagan lang po natin ang ating alaga. Ayan o, ang daming buo. Ayan o, di man po 100% yung ating mga buo mga katribya. Aba, yung magkaroon ka lang dito ng 50% na buo, ay dami nun. Ayan o. Kaya tayo mga katribya, sinisipagan po natin ang ating pag-aalaga. Siyempre, minomonitor din po natin ng bunga kung yan pa effective. O, isipin ninyo ito. Abay, napakarami pong buko nito, mga maliliit. O, isang sanga lang pero napakarami. O. Wala na pong lusutan ng bulaklak sa dami na po niya ng bunga.
Mga katrivia, yan po ang tips natin sa ating po mga ka-farmers. Basta regular lang po natin yung ating pong pag-spray pagka po ganyan pong pagbubulaklak. Lalo na po ngayon na maraming insekto. Maraming matitira ng inyong bunga. Kaya kailangan lang po natin mga ka-farmers po na ito yung ating capital puhunan para tayo ay makapag-alaga. Kasi pagka tayo po ay mag-aabono, tayo po ay magpapatubig, lalabasan ng bulaklak, eh kakalinsabi naman yan, kailangan na po natin dyan ng gamot pang insecticide. Dahil pagka hindi po natin mga katrivia ito po i-sprayin, ay wala po matitira. Wala yan, wala rin yung mga guholin na yan, wala rin po itong mga gasaresa na yan, no? Ang dami, oh. Sunod-sunod yung mga katrivia. Kaya pagka po yun ay lumaki, eh bayok na naman niya sa bunga. Nakakatuwa na maulimpitasin pagka po marami pong bunga, mga ka-farmers. So, tapos na po tayo sa ating pong pag-i-spray. Yan po ang ating regular na ginagawa sa tuwing alagaan. Tayo po ay mag-spray ng ating bulaklak, ng bungo, ng ating buko para magtuloy-tuloy at huwag po makasingit ang putakte. Dahil pag nakasingit po mga trivia ang putakte, eh sigurado ubos ang bunga ng inyong kalamansi at wala kayong aasahan na aalihin. Oh, so mga katrivia, pagka po nagustuhan ninyo yung video na ito, paki-subscribe, paki-like at paki-share sa ating mga ka-farmers pagka po meron rin silang kalamansian. At gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag. Lagi po natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na vlog. Bye-bye. Dami ng timpapalis, ano? Oo. Kaya talagang kung di mo i-spray yun eh, titirahan ng mga bulaklak. Kaya nga. Ayan, oh, dahil lumilipad. Kailan drum ba sa'yo na yan? Tatlong drum? Ah, marami rin pala, ano. Bagay, malaki na rin ng sang, kuwanan nyo, sang eh. Oo, ay obligado mo talagang ikonde. Ayan mga katribe po, sila po mag-asawa ay magkatuwang sa pag-i-spray. Ayan, si Mrs. ang tagahila. Oo, naka-video na siya. Ayan, nakakatulong na ni Mr. sa pag-aalaga, nakalawas. Ayan. Ganyan lang naman po trabaho po ng mga magpapower spray. Kailangan din po na meron kasama. Ayan. Eh mabilis lang naman. Ayan. Pagkatapos ng drum na isang dali lang, kapag spray na. Ayan, dami mga ibon, no? Liliparan. Para nabulabog yung mga insekto. Naman niya, sandali lang eh, tapos yun. Marami rin kasing puno yan eh. Ayan. Kaya kailangan po ikakatchad ninyo mga katribya po yung hose. Nandyan din ang buhay niya. Huwag nyo lang ako kontrahe. Pero ba kayang-kaya na ni Mrs. eh. Hehehe. Ganyan lang naman niya. Kaya lang kasi lumuloko siya dahil malakas ang presyon. Oo. Kaya pagka nahatak na yan, ayan, susunod na yan. Iiwasan lang dyan yung matutupi lang eh. Ayan, okay naman na yan. Okay mga katribya, shoutout po natin yung mag-asawa. Masipag na mag-alaga. Kaya tayo po eh tapos na sa ating pag-i-spray.